Pamanalig hindi natin doon, itong inyong observasyon sa ating ginagawa. Very simple, very doable, itong ating ginagawa na pag-release ng ating kapaligiran. And the cleansing of the ranks is just like what you know, this is the internal cleansing program that we are pursuing. Even the past GPNTs and their own battles against Kalawaks, walang pinakaiba. Ang sa akin na, gusto ko simulan sa recruitment na walang padrino at walang paalakasan na pinagsisimulan ng korupsyon. Ang gusto natin, mga police na talagang we recruited, na talagang karapat-dapat, nakapasa ng maayos sa lahat ng requirement, lalo na sa neuropsychiatric test na naging issue ngayon sa ibang pagkakataon. Meron ba naman, na-report sa akin kahapon, ba isa naman tayong police na nag-attend on suicide? Naglaslas. Napuntahan doon, buti yung buhay pa. These are the things that we have to check. Well, good kung mapasok pa lang is maayos na, nasa tamang pangatawan, mentally and emotionally. But eventually, it could develop along the process. That's why, through the health service, isinusunod na natin ang regular pagsagawa ng neuropsychiatric test. But in addition to that, yung totohanan ng pag-i-implement itong ating mga ginagawang squadding, the my brother's keeper, with the help of our life coaches, totohanin natin gagawin yan. Ang aking naobserbahan at gusto ko share sa inyo, we have all the policies, we have all the programs. Ang kulang lang, the strict implementation of this. Pero kung susundin natin dyan, naandyan na yan. It is the responsibility of each commander. Sa inyong nasasakupan ng pag may nakita kayong kasamahan na may problema, kailangan ng counseling, kausapin, dalhin sa tamang ahensya sa ating health service para matugunan. Itong mga depression and all other things na atin nakikita na ngayon, hindi naman ito overnight nangyayari. Ma-obserbahan natin. So, idagdag nyo sa inyong responsibilidad sa ating mga hepe, sa lahat ng ating mga commanders. Tingnan ang kapakanan ng ating mga kasamahan, responsibilidad ng organisasyon, responsibilidad natin ang katatayuan ng bawat isa nating mga nasasakupan. Cleanliness in the community. Ito ngayon ang ating programa para isulong itong ating maintenance of peace and order. We have all the programs. What we have to do is just to implement this properly. Our campaigns against criminality, against illegal drugs, terrorism, insurgency, as well as cybercrime, all of these things. So to all of you who are commanders here, pati rin sa inyo, naandyan na lahat na kami dapat gawin. Ang dapat ang sa atin lang is gawin yung tama at iwasan ang masama. It is particular, alam nyo sa akin na with the more than 1 month, 1.5 months, ang nakita ko lang na make us going here is that ang ating prinsipyo is wala tayong dapat na itinatago. At hindi dapat natin paninitigan kung tayo ay nagkamali. At kung meron nagkamali, alamin. At kung kailangan panagot, panagotin natin. Ito ang magsisilbing prinsipyo ng bawat isa sa atin. But always remember that we are looking on the continuing effort of each and every one of us to share to the people the small good deeds that you are doing. Hindi kaila sa atin at hindi na rin kaila sa ating publiko ang maraming ginagawang kabutihan na mga pulisa natin with the 220,000 police force that we have. Sa araw-araw ginagawa niyo, maaari hindi na recognize, pero naandun ang inyong ginagawa na be commended and recognized and appreciated by your supervisors, by the PNP leadership. Pero nangyari nga, sa ilan-ilan nating kasamahan na gumagawa ng kamalian, burado lahat ang ating ginagawa. At yun ang dapat nating tutukan. To help each other, to encourage each other, na itong mga kukunti nating kasamahan na gumagawa na hindi magawa, na hindi maganda, yun ang ating maiwasan at palalain. But overall, we have to continue doing what is expected out of us. Our government has supported us sincerely. Dinobli ang ating sweldo at nakita natin ang patuloy na pagbibigay ng mga ating mga gamitan. Pati meron ang tulong ng ating mga local chief executive at ang ating mga iba pang mga kababayan. Huwag natin sayangin ito. At alam natin na mas magiging epektibo ang ating pagkatrabaho
naman tayo ng ating mga kabayan na ating pinaglilingkuran. Kaya nga ang aking sinasabi, kunin natin ang tiwala, respeto at kumpiyansa ng ating mga kabayan because through that, doon sila tutulong sa atin at susuporta and that would make us more effective in our performance of our mandated duties. At yun lang ang pwedeng isumpling natin sa kanila. Ako ay sumasaludo sa mga binigyan natin ng mga awards because you represent the whole of the Police Region Office 3, in particular, di ba kasi ng PPO, sa mga magagandang bagay na inyong ginawa para sa ating organisasyon at para sa ating bayan. At nananabagan na patuloy tayong maglaan ng ating panahon, ng ating sarili para sa paglilingkod sa ating bayan at sa ating organisasyon. Muli, mga kasasalamat sa ating local chief executive at iba pa mga grupo na patuloy at hindi nagsasawa ang tumulong sa atin. Sana po huwag kayong magsawa at panatilihin ang init ng collaboration ng ating kapulisan, ng ating national and local government units, ng ating kababayan, all sectors that is helping us towards the betterment of our organization and our community. Maraming salamat at ang gandang umarap. Thank you very much to our beloved GPNB for continually inspiring us, the members of the Philippine National Police. May we request everyone to please be seated. We will be taking this opportunity to this kanina po nagbigay yung mga donors natin ng mga mga bagay. This time it will be the turn of our GPNB to present a token to our distinguished guests. We will be presenting a token to the city mayor of Mindanao. Honorable Yocongo and Batawi. Thank you very much, sir. Next to me, receiving a token is the Mayor of San Carlos City, the Honorable Junior Ayoy Lisuel. Thank you. At dahil po binigyan ng token ni Chief PNP si Mayor, si Mayor po ay meron din po ibibigay na token din po para sa ating GPNP. Yan po ang mga produkto ng San Carlos City. And next to be given the token is the Mayor of Suwan Pagasinan, Honorable Eliselgo Dom Palugay. At this juncture, the Regional Director of Police Regional Office 1 with the assistance of Provincial Director Police Colonel Ronald Vigay will be presenting a token to our Chief PNP. Actually, it is a Masonic sword. We call that Tyler's sword. We call that Tyler's sword to protect the lads from cowards and eavesdroppers. But literally, this symbolizes protection of hardy strength and courage. Thank you very much once again to our National Police for this gift. Since we still have time, may we request our Chief PNP to have this photo opportunity. Meron po tayo, kukuhanan po natin na picture. And since sabi nga po niya, this is his first time to visit Pangasinan, isa-isa po na mabibigyan ng pagkakataon ng ating mga distinguished guests. Unahin po muna natin ang mga mayors. Isa-isa lang po. So,